siguro nasasabi lang natin na ganyan karami yung viewers po konti kung nandyan pa rin sa Smart Araneta within Metro Manila, pero subukan nating i-try na dali natin yan sa province. Exactly my point. Eh, kasi ako, taong probinsya ako eh, Sir Billy. Taga Bataan ako. So, ang taong probinsya, sabik sa mga ganyang tournament. Like, alam naman natin, prestigyoso ang PBA sa atin eh. So, kapag kaiyan, dinala mo sa mga probinsya, I'm sure, ano yan, sold out lagi yan, puno yung ano. Ano ang paper na ipapakita mo? Same place, same pano? Nothing happens, walang kwenta. Hindi, in, bro, ikaw, kahit, sa taste, kahit luma sa taste yung plane mo na yun, yan. Sir. Sige, ikaw muna. Chris, ikaw muna. Hindi kasi, hindi ko alam, hindi ko alam kung ano yung pinupunto ni Sir Billy kasi eh. Kasi, yung panlasa mo, hindi kagaya ng panlasa ng probinsya. Sabik ang tao na makapanood ng live ng mga kagaya ng PBA. Kaya kung sinasabi natin, itong MPBLA, pinupunta ng tao, pinapanood, mas maraming nanonood. Kasi mas malapit siya sa tao, mas malapit siya sa masa. Why hindi natin gawin ang PBA sa ganong paraan? Diba? Oo, kasi yan alam na natin. Sorry. Nasusuya na rin. In other words, if you want real talk, medyo nasusuya na rin sa paulit-ulit sa Metro Manila. Kasi ako, miski ako nandito, I like the PBA. Meron akong isang venue doon na malapit na meron kakaibang events. Pinupunta ako gaya nito, may football bukas sa Rizal Memorial Stadium. May ibang events. Ang dami kasing pwedeng libangan sa Metro Manila. So, yes, totoo sir, yung sinabi ni Chris, Billy, pag ikaw taga-probinsya, hindi ka masyado makakita doon ng mga ano, ng mga elite basketball. And whether you say PBA is not elite, it's still elite for us because it is still the primary league. So pag dinala mo yan sa mga lugar na hindi masyado walang entertainment masyado, talagang pupuntahan niya ng mga tao. Kahit na pangit pa ang pakita mong place, makikita mo naman yung mga players na paborito mo. Yes, sir, Pao, totoo yun. Kahit ang maglalaban pa dyan. Elite ang PBA dahil yun talaga yung top tier ng lahat ng liga. Pero pagdating sa quality, hindi. Hindi naman kasi quality ang pinag-uusapan ano eh, Sir Billy. Ang pinag-uusapan kung paano mapapataas yung viewers. Yun kasi yung tanong ni Sir Pao kasi kanina. Ikaw din ang nag-open. Hindi naman yun yung ino-open ko. Sinabi mo, ganun pa rin. Wala pa rin nanonood. Ang konti. Sabi ko, hindi. Kasi sa Araneta, siguro baka sawa na sila. Yung mga taga-Cubao, sabi mo, hindi. Hindi sila sawa. Talagang wala silang bagong pakulo. E ano bagong pakulo? Binabihan mo ako ng in-season tournament sabay hindi pala applicable sa PBA. Ay, anong gusto mong gawin natin pakulo? Pasayawin natin patamihin mo ng teams, pare. Patamihin mo ng teams. Pangalawa, i-hire mo ng mga foreign coaches. Tingnan natin. Look at the UAAP. Yung UAAP nga, walong teams nga lang sila pero nagkaroon tayo ng quality games with them. Bakit? Eh, give credit to Top Baldwin. Bro, eto sabihin ko sa'yo, sa UAAP, kahit hindi si Tab Baldwin ang coach niyan, may maraming manonood niyan. Maraming manonood agree talaga doon, Sir Pao. Ako, agree ako doon. Kahit wala si Tab Baldwin. Totoo yun. Alam mo bakit? Alam ko nga kung bakit. Huwag mo sabihin sa akin kasi alam ko yung bakit. Pero yan yung argument mo eh. Alam ko kung bakit. Natural naman sa amin yun. Pero, mas okay pa nga yun eh kung tutusin. Remember, kahit wala si Tab Baldwin. Ito ha, ever since. Ito, ako, UST ako. UST ako. Ito lang yung maganda sa amin. Sa UAAP. Lagi puno yan. Actually, kahit sabihin mong yung mga NU, yung Adamson, maliit na school, medyo okay din sila sa fanbase dahil, syempre, marami nag-aaral doon. Pero you need to consider na talagang those 8 teams may pitong laban and at the same time maganda yung school spirit pa rin. And another thing, well, bakit ko sinasabi kay Top Baldwin I need to give credits to him? Isipin nyo, dati hindi nila matalo-talo si Top Baldwin, ngayon tinatalo-talo na nila. That is a good sign for our local coaches to learn from Top Baldwin. That's why in the PBA it must be upgraded. Well, you might be right, but that's still irrelevant to the conversation that we have.
because I'm not trying to argue who's kung sino's magaling. Plus, I don't think it's fair for us to compare a college collegiate league to a professional league. Yun kasi ang playboy ng tao. Kahit even doon sa NCAA, yun din ang playboy ng tao. Mas madali. Bro, kaya maraming nanonood dyan kasi meron tayong loyalty sa ating schools. At minsan kailangan manood. Pangalawa, dahil kasama sa grids. Prerequisite. Yeah, kasama sa grid. So, huwag mo sabihin sa akin na ganun. Dahil talagang ano. At plus, para na rin yung ano eh. Para na rin yung ano, kumbaga sa NBA eh. Meron silang nire-represent na lugar that they can be proud of. Ikaw ba sabihin ko sa'yo, ako Hinebra ko? O sino yung mga lasinggero dyan? Ganun ba? Hindi naman ganun eh. Hindi naman porket Hinebra ka, lasinggero ka eh. That's the difference. Kaya yung MPBL kind of working because they represent a certain place and people watch. So medyo, I'm just saying. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by SportsPlus.ph.